bakit ganoon katagal yung issuance ng barcode. First and foremost, dito sa Riyadh kasi, napakarami ng volume ng expatriate workers. Hindi lang Pilipino kasi ang nagre-request ng barcode. Yes, okay. Pag nag-request kasi ang Pilipino ng barcode, akala ng ibang Pilipino, tayo lang ang nagre-request ng barcode. Hindi. Marami. Indiano, Pakistan, iba-ibang lahi nagre-request din yun ng barcode. Eto nga mga interpreters natin, kapag ka nagpupunta doon sa Ministry of Human Resources every Tuesday, kasi Tuesday lang ang release ng barcode, pag nagpupunta doon si interpreter natin, nakikipag-agawan pa siya ng computer sa ibang representatives din ng tawag na ito, ibang embassies. Okay. Ang nangihingi kasi ng barcode from the MHRSD ay 19 embassies. Wow, kabilang tayo. Mm-hmm. Malas nitong ating mga interpreter kung naunaan sila ng taga-India. So, ibig sabihin yan, pagpupunta ang isang work, ang taga-Polo para kumuha ng barcode, ang kalaban nila 19 na, labing walo. Okay. Ipag-agawan doon ng dalawang computers lang kasi ang pwedeng gamitin sa pag-issue ng, okay, ng barcode. Every Tuesday ang schedule. Okay. Ngayon, minimum of 3 months, as I said, yung pag-aantay. Naiintindihan ko kung bakit natatagalan dito sa Riyadh ang issuance ng barcode. Kasi bumisita na rin ako doon sa office ng MHRSD yung sa processing ng barcodes. Dalawa lang ata ang staff nila doon. Dalawa lang sila doon, Mofti? Yung sa issuance ng barcode, dalawa lang ang nag-asikaso doon? Sa MHRSD? Oo. Yung computer doon? Hindi, yung tao doon. Yung nag-process. Dalawa lang na tao. You can just imagine kung gano'ng kadami ang iniisipan nila ng barcode. Pwede bang mas mapadali yung pag-issue ng barcode dito sa Riyadh? Sa experience ko bilang case officer, since inilaunch ng MHRSD itong issuance ng barcode noong kalagitnaan ng 2019, hindi na mamadali. Matagal talaga. Matagal talaga. May mga kaso nga ako na emergency eh. Yung isa kong case na nagkaroon ng colonoscopy. So, labas yung kanyang bituka. Bituka? Ako. Inabot pa rin ng 4 months. Wow. Meron akong isang case na may breast cancer yung isa kong worker. Inabot pa rin ng 6 months bago na-issue yung barcode. Pero kung matagal talaga siya. Pero kung nasa labas ng Riyadh? Kung nasa labas ng Riyadh, sa experience namin, medyo madali-dali. Kasi konti lang ang tao. Lalo na halimbawa sa hain, minsan, ano lang eh, 1 week, may barcode ka na. Ang pagkakaiba lang doon sa ibang regions kasi, or ibang provinces. Dito sa Riyadh, pag may barcode ka na, wala na silang pakialam. Okay. Pag dinala mo yung barcode sa deportation or sa Wafidin, exit na kagad ang kapalit niyan. Wala nang tanong-tanong. Apo. Okay. Pero pag sa labas naman ng Riyadh, mushkila. Kasi ang nangyayari, may exit ka nga ng 1 week, pero pag nagpunta ka na dun sa Tarhil o sa Wafidin, nanghingi ka ng exit sabihin mo, sir, ito na po yung barcode ko. Sasabihin sa'yo ng deportation or ng Tarhil, akin muna yung ticket mo. Patigil muna. Wow. Yun ang problema. So medyo mahirap-hirap doon sa labas ng yung bang na-process kunyari sa Kasim na barcode, pwede ba silang kumuha ng exit visa dito sa deportation sa Riyadh o kailangan doon pumunta Kasim din? Kasim din. Actually, meron na kasi tinatawag na territorial jurisdiction Oh. na ino-observe yung Saudi government.